langit. Kaya ang ating pananampalataya kay Kristo ay mayroong malaking katotohanan at may malaking puwang na kailangan sa ating buhay dito sa daigdig. May matandang storya tungkol kay isang mayamang lalaki na siya'y umakyat sa langit ay pinakita sa kanya ang kanyang hindi kalakihan ng lison. Agad siyang nagreklamo. Sinabi ko siya sa kanya, yan lamang ang bahay na naihanda na inahinda mo para sa iyong sarili. Siguro napakayaman ng tao nito na comparing his mansions on earth. Eh yung kanyang mansion sa langit, irapit din nun, maliit lang. Eh kanino naman ang magarang mansion sa kabilang bahagi ng aking pitirhan? Tanong ng mayamang lalaki. Ayan ba? Pagmamayari yan ng iyong kardinero, bakit ganoon? Mas maganda at mas malaki ang kanyang mansyon kaysa sa akin. Ang mga mansyon na narito sa langit ay inihanda ayon sa mga materyales na inyong pinapadala dito. Hindi kami ang pumipili. Ikaw ang gagawa nito sa pamamagitan ng iyong katapatan sa Diyos habang ikaw ay nabubuhay sa daigdig. Kwento kong yan ay galing kay Bruno Hadstein. Ang talinghaga ng lalaking mayaman at mutilasan ay isa sa mga pinagigiliwang istorya ng Panginoong Jesus na may malalim na kahulugan at layunin sa ating buhay. Ang talinghaga nito ay kilala sa maraming parabola ni Jesus sa nagdulot ng mga katanungan sa kanyang tunay na kahulugan. Ang talinghaga nito ay nagbigay upang ituring ito na isa sa maraming mga talinghaga ni Jesus na mahirap maintindihan. Subalit kung paglalaanan lamang natin ito ng panahon, ang nasabing talinghaga tungkol sa mayamang lalaki at ni Lazaro, dadalhin tayo nito sa isang makapangyarihan at napapanahong aralin para sa ating kasalukuyang panahon. Isa-isahin po natin ang una, ang takbo o pinangyarihan sa istorya ng mayaman at ni Lazaro. Yung pong konteksto ng nasabing talinghaga. Bago naman tayo dumulog sa aktual na talinghaga, kailangan muna natin maintindihan ang konteksto o takbo sa nasabing istorya. Kung babalwalayin natin ang konteksto, tayo'y mananagot na basahin ang istorya ng hindi tama at hindi maunawaan kung paano makatutulong ito sa ating pamumuhay. Ang talinghaga ng mayaman at ni Lazaro ay matatagpuan sa Ebanghelyo ayon kay Lucas 16, mga versikulo 19 hanggang 30. Alam natin hindi lamang ang mga lagad ni Jesus ang nakikinig sa kanya. Sa Lucas 16:14 hanggang 15, sinasabing ang mga Pariseo ay naroon din at nakikinig na hindi nagugustuhan ang kanilang napapakinggan. Ang mga Pariseo kasi ay hindi pa nakakausad o nakapangungkot. Sa talinghagang narinig din nila kay Jesus sa Lucas 15, tungkol sa alibukhang anak na pinagtawad ng Diyos sa kanyang pagkakasala. Ito'y makatutulong sa atin ang malaki upang maintindihan ang talinghaga ng mayaman at ni Lazaro. Magkaugnay ang dalawang talinghaga nito at ginamit ito ni Jesus upang bigyan babala ang lahat ng sa kanya'y nakikinig na mag-ingat sa mga patibong at mga pangalit na hatid ng tao na bubuhay lamang para sa kanyang sariling taglay ang kasakiman, walang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang pako. Ang konteksto ng talinghaga kung magkagayon ay nagbibigay sa atin ng unang palatandaan na ang pagkasabuhay ay hindi para lamang sa buhay natin matapos ang ating pisikal na kamatayan or life after death na isang karaniwang maling pagpapaliwanag. Manapay tungkol ito sa panganib
sa pamumuhay ng mga sarili dito sa ating daigdig. Ikalawa, tignan natin ang talinghaga ng mayaman at ni Lazaro. Ang talinghaga po ito ay nagpapakita ng dalawang extreme situation. Yung mayaman, ang sabi dyan, sobrang yaman. At si Lazaro naman, sobrang hirap. E kung kayo po tatanungin, ano gusto nyo? Yung sobrang yaman o yung sobrang hirap? Parang hirap. So, both extreme. Bakit kaya ganoon ang laman ng mga karakter? Kung ikaw ay sobrang yaman, nais ng Diyos na ang iyong kayamanan ay itulong mo sa mga nangangailangan ng mga kapatid. At kung ikaw naman ay sobrang hirap, makikilala mo ang Diyos na gusto. At magiging magandang ugnayan, kung ikaw ay tutulungan naman ng mga tao ang pinagpala ng Diyos materially sa kanilang buhay. So, nilikha mo ng Diyos yan para pagbalanse. Ang naging suliranin sa istorya nito, yung mahirap namatay ng mahirap. At ang mayaman, namatay din. Pero nagkaroon ng reversal of fortune. Naroon ng kabaligtaran ng kalagayan sa ating istorya. So, ang istorya nito ay ukol sa kaibhan sa pagitan ng dalawang tao. Mayamang lalaki at mahirap na si Lazaro. Ang unang kaibahan ay mababasa sa versikulo 19. Sabi niya, isang mayamang nagdaramin ng mamahalin at sagalang sagana sa pagkain araw-araw. So, dinescribe po siya na talagang sobrang yaman na kaya niyang magdamit, magpalit ng damit araw-araw na hindi nagpupulit. Siguro, ang buwan niya, mga signature dress. Louis Vuitton, Calvin Klein, yung ganyan ng mga state sign, no? Araw-araw nagpapalit. Samantala, kay Lazaro, parang gulag-gulanit ang kanyang dali. At gutom na gutom. Sa istorya nito, pinakilala ang isang mayamang lalaki na hindi pinangalanan. Na nagdarami ng mamahalin at sagana-sagana ang pagkain araw-araw. Samantala, binanggit din sa 20 at 21 na may isa na mga kulubing nagnangalang Lazaro, tantad ng sugat na nakalukasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit humong na humulog mula sa kapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng